Hello guys, kenalan teman saya si Kujun karena ada TV. So, kapan kita kesini update mo naman, buti sana, buti yung isa sa mga lagi na updated ko. Ito yung mga sitaw, ngayon nita-transplant natin ang ating mga ampalaya na itinanim. Pinunlaan natin ito from seeds, okay? Ito seedlings ang tawag dito, ito pumunta natin. Nandito tayo ngayon na pa ito. Lilipat na natin, pwede natin ilipat yung mga malalaki, oh. Medyo hindi maganda yung dahon, gawa kasi ng panahon yung bigla lumamig. So yung mga maliliit, yung mga ano na yan, yung mga malaki na yan, pwede nating i-transplant. Okay, ganyan po. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano natin ta-transplant. Kaya kung nagtatanim kayo ng ampalaya, kailangan mag-ano muna kayo, magpunla muna kayo sa ito, mga ganito, yung para sa mga pagtaniman ng mga seedlings. So ito yung ano, yung lettuce, malalaki na. Ito, nailipat na ni Ate San, TB. Yan, malalaki na. So pwede na yan. So by in 2 weeks, malaki na yan, pwede na mag-harvest. Ito, malaki na to. Ito, yan. So ipapakita ko sa inyo ang ito, ililipat na natin ito. Okay, basta ito para may matutunan kayo kung paano mag-transplant ng mga ampalaya. Ampalaya po, maganda ito. Maganda sa ating kalusugan. Yan, pinakita ko kahapon, di ba, sa video ko. Yan yung mga ano, malaki na yung mga pecha. Yan. Hindi masyadong nakikita, gawa kasi nung nakanet. Yung net na parang fish net. Pwede na ito eh, parang ano ng mga isda. Pag manghuli ka naman sila, pwede mo rin gamitin ito. So yan, ganyan. Para protection ito, para hindi makapasok yung mga squirrels o yung mga yung groundhog. Kasi po dito, mayroon kami mga squirrel, parang dagayon. At saka yung isa naman, groundhog. Yun, nakita nyo na siguro doon sa previous video ko noon. Pero pag nakita ko yun, ibibidyo ko, ipapakita ko sa inyo. Kanina nakahuli ako ng squirrels, so ang ginawa ko, pinatakas ko doon sa kabila, doon sa another street. So siguro maligaw na siya, hindi na makakabalik dito. Okay, ganyan. Okay, ipapakita ko sa inyo, dito natin lilipat yung, Okay. Dito tayo magtatanim ng ampalaya kasi wala tayong space. Tignan yung mga kamote oh, na tinanim ko, tumayo na. Oh. Yan, mabubuhay na yan. Yan. Pag nabuhay yan, tapos mag-cut lang ako sa mga sungay, mga tangkay, yung mga stems niya, ibabawon ko na naman sa lupa, tutubo na naman. Ito may mga namatay. Oh. Ibig sabihin yan, mahina yung ano, mahina na yung mga stem, hindi matanda. Kailangan yung medyo matanda yung stem ang dapat na itanim sa ano, sa mga kamote. Yan, no? Pero magtatanim ako ng ano dito. Magtatanim ako ng lettuce kasi ang dami ko lettuce, oh. Dito rin magtatanim siguro ako dito. Yan, tingnan yung mga ano, yung mga spring yung muna ka lang. Okay? Tingnan yung mga ano natin. Malalaki na, 'di ba? Mga sitaw 'yan. Tingnan yung mga pinunla ko dati, yung mga seeds. Oh. Tingnan yung lalaki na nakikita nyo. Yan. Yan. Tapos si Ate San, nagtanim kahapon. Nagtanim kahapon ng ano. Ng mga lettuce sa taas. Ayan. Nagtanim pa siya ng mga sinya at saka yung marigold. Ayan. Ayan na mga ano niya. Malaki na, di ba? Yung marigold pwede nang yan. Yan. Pwede nang i-transplant siya. Ayan, ayan, ayan. Yan. Yan ang mga lettuce. Yan, nakita niyo pag biglang lumaki yan, makakapag-arbas kami. Punong-puno ito ng lettuce dyan. Yan, pag malaki ng ganito tignan. Yan. Pero kailangan, ang ano pala, marigold. Hindi ko, yung kasama nun eh, ano, sinya eh. Sinya ito eh. Sinya ito sa mga marigold. Hindi ko lang kung pangalan yung marigold na ito sa Tagalog. Comment down below kung alam niyo. Marigold yung may bulaklak na yellow, yung dinalagay sa mga pag may namatay, pag All Saints Day, pag undas. Yun, kung gusto kong amoy nun eh.
Pwede pala magtanim yun, itatabi mo sa mga halaman, ganito yung... Para kasi ayaw daw ng mga nunon, mga insects. Ito yung pagtataniman natin. No? Ito dito. Dito ipapakita ko sa iyo, itatransplant natin yung ating mga ampalaya. At saka alam nyo pala guys, pag ganitong panahon, yan makulimlim. Yan ang magandang magtanim ng mga halaman. Yung lalo niya pag magtatransplant kayo. Okay? Kasi sa Pilipinas, alam nyo, yung nagtatanim ng mga ampalaya, mga kung ano-ano man, dinidirect nila. Pero pwede palang i-transplant ang mga yan. Kasi yan kami, akala namin pag dapat i-direct mo, no? Kung hindi, pag i-transplant mo, mamamatay. Kaya kailangan yung ugat, anuin mo talaga siya. Wag mo kayang masira. So, yon. Kaya pag nagtatransplant kayo ng mga halaman, ng mga seedlings, pag ganyan makulimlim ang panahon. Kasi pag masyadong mainit, malalanta sila. Kaya pag malanta, kailangan mabasang-basa yung tubig. So, ganyan po ang technique natin sa pagtatanim natin ng mga o pagtatransplant natin ng mga halaman. Okay, o sige. Papakita ko sa inyo kung paano natin itatanim, okay? Okay guys, kailangan meron tayong ganitong tools. Yung shovel, yung pala. Meron tayong small hand shovel. Saka meron tayong knife. Ito, para pagtanggalin natin yung mga seedlings. Okay? Ayan ang muna. Magbubungkal muna tayo ng lupa. Ito, kailangan malambot ang lupa. Okay, pero ito, meron na ngayon ito. Meron ng animal manure. Marami na akong naitambak na dito. Lupa, fertilizer. Pero dadagdagan ko pa rin. Kahit isang ano lang, isang sako lang. Ito po, pasensya na kayo. Pag minsan yung pagsasalita ko, medyo nakakalimutan. Kaya ito magbubukal tayo ng, ano, ng lupa. Tumigas sa ilalim dahil nga kasi ng yung ulan. Yung ulan. Tapos, matutuyo. Kaya, ito tumigas na yun. Kaya bago tayo magsasalita ko, usual yung content ko pagtatanim ng mga halaman kasi po agriculturist tayo sa katagalan medyo nakalimutan natin yung mga ibang ibang tawag dyan. Pero ngayon po meron akong sariling experience, meron akong mga sariling kasi po theory, karamihan kung nag-aaral ka ng agriculture marami theory. Yori tayo. Walang, pero may actual din kami, pero kulang pa yun. Pero iba yung may experience ka sa, ano, sa actual, ganito. Ayan. Okay, tapos pagkabungkal, ipapakita ko sa'yo pagka-transplant. Okay? Ito yung mga seedlings natin, guys. Ito yung mga seedlings natin. Ganito mag-transplant. Ayan, tanggalin natin ito isa-isa. Ayan, tumubo ng mga ibang seeds. Kailangan ko ba kayang masira yung ugat? Ayan o. Oo nga, paan ang ugat. Tapos i-ready mo na doon. Para mapabilis. Yan, ganyan. Ganyan ito, dalawa, oh. Dalawa nito. Basta yung ugat, huwag masira, walang problema. Yan, pwede na i-transplant lang ito. Pero may mga ano pa dito, may mga seeds pa na hindi pa totally na-germinate. Yan, malaki na, mahaba na yung ugat, oh. Kailangan na pa lang talaga i-transplant. Yan, ito po yung mga seedlings na tinatawag natin. Hindi mo kagaya nito, hindi siya umano. Hindi tumubo. Ito na kasi naman sa mga. Ito at bibigyan nito sa mga. Ito na lang magpapatubo. Ito po yung mga nito.
sa mga seeds nito. Kami na lang nag-anog po produce. Kasi pag minsan nakakalama, ang bilis kasing ano, ang bilis mahinog yung ano, yung palaya. Minsan makikita mo, sumasabog na yung buto sa lakalan dito sa baba. Ayan, ganyan tayo. Sandali muna natin lahat para mabilis ang pagtatransplant. Ganyan po magtanim. Mabilis ha. Ayan o. Kahit hindi mo ano yung lupa, kahit hindi mo ano, okay lang. Pero kung mas maganda, kung ang lupa, makukuha mo lahat ng ganito. Kung mas makukuha mo buho. Pero dahil ganito, makalimlim ang panahon, maganda siya, hindi siya malalanta. Ayan po, ganyan ang technique. Tingnan mo halos, ilan pa yung mga hindi tumubo. Ayan, dito. Magantay pa tayo dito mama. Ito, nasira ito. Tapos ililipat mo lahat dito. Tapos, magtatanim na tayo. Alright, dito magtatanim tayo dito. Kailangan mga 5 inches apart. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 inches pwede na. Ito, magtatanim tayo dito mga 30 pieces. Mga 30 pieces. Yun na yung nabungkal ko. Wow, hirap. Dito tayo, magsisimula tayo dito. Ayan. Tapos, babaon mo lang dito. Kaya kailangan mga 2 cm yung pagkano niya, baon niya. Tapos ito na naman ang another space. Dito tayo. Ayan, hindi masyadong maganda ito. Hindi masyadong pangit ang tapo. Pero ano yan, magre-recovery yan. Yan, ganyan lang tayo. Hindi tayo nag-gloves para mabilis. Usually nag-gloves tayo. Pero gusto ko mabilis ang trabaho. Okay. Yan yung ano, yung ugat. Tatabunan mo talaga. Mahaba na yung ugat niya. Ganyan po magtatanim tayo. Ah. Mamaya papakita ko lahat ang buo. Ang buo niya. Yan. Okay. Yan po yan. Tatanim natin. Tingnan po mga iba. Saka yung mga nandito pa. Yan. Tatanim natin lahat. Saan tatransplant natin. Kasi masyado na matikit-tikit. Okay. Guys, tingnan nyo. Ito yung mga ano ko. So, tatransplant natin. Okay. Ito. Tatanim na natin dito. Panurin nyo ko, tinatamba ko, ang dami ko. Itong gamitin natin para mabilis. Gamit ito, hindi nabaw ng ugat niya. Ano, may ibabaw mo yun. Lahat siya. Wala nakalabas na ugat. Ano lang po. Ilagay mo ganyan, tapos ilanay mo lang dito. Para matabunan mo. Yung kawakan mo dito sa pagtanim mo, ganyan yung siya. Talagang kamay. Dalawa. Yung stem niya dapat na ano, matabunan. Ayun, dami oh. Ang tutusin na ano ito, masikip eh. Pero wala akong space. Maraan tayong ma-harvest dito ng mga ano, ng mga ampalaya, posyo. Pag mag-harvest tayo. Ayun. Alright. Aminigay pa tayo sa kapibayan natin. Maglalagay tayo banda rin oh. Ang kapibayan natin. Hindi lang nakabili kasi ang mahal. Ako nagpatubo na ako ba? Sige na nyo pati ito oh. Lahat. Lalaki ito, lalaki ito. Tapos lalagyan natin ng fertilizer mamaya. Maglalagay tayo yung 2020. Yan. May sikreto tayo dyan ha, yung sinabi ko sa inyo ha. Pwede tayong maglagay ng ganun. Yung hihini, size C. Hihini, Rocky. Ganyan lang mo ng tubig. Yung hihini, Pedro. Pwede. Yan. Ang bilis lumaki, parang ano. Parang binomba mo ng, linagyan mo ng hangin, parang lobo na. Sa ganito dalawa, oh, kailangan pag-iwala yan. Yan, ito. Tingnan yung haba ng ugat na. Oh. Haba na yung ugat. So, yun. Ako, tingnan mo yung kamay ko, yung isang ano, ginagamit ko lang ito. Para tayo nagtatanim ng palay, di ba? Kaya ako ang pagtatanim,
May tsaga, pag may tsaga may nilaga, sabi niya, hindi natin ang mga ano yun, ang ganyan 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 ganyan. Kaya kung magsipaglang tayo sa Pilipinas, hindi tayo bibili ng mga gulaw, lalo na ito, masistansya ito. Ang mga palaya na ito, lalo kayong mga diabetic, kasi minsan sa mga tawag yung diabetic. Kaya na ganyan ito, naputulo. Pero tignan natin kung magsasurvive pa ito. Hindi natin dito sa gilid. Tignan natin, pag nagkasa ngayon, mabubuhay. Pag hindi nagkasa na, patay. Ganun lang po. Kaya may mga ano din. Kumbaga sa tao, merong naging nagsasucess, merong hindi nagsasucess sa mga halaman. Parang halaman din yung, parang halaman din yung tao. Ayan, tingnan nyo. Lahat na itatalim natin. Haba na yata. Ito. Hindi tayo magtanim ng mga ampalaya. Ayan, no? Nalalusin na lang natin yung iba. Patilan natin dito. Ayan, tama-tama pa rin camera. Nakaharap yung kaalara sa akin. Ang pag-iwahiwalay natin. Ang daming bunga nito, sigurado. Pag ano to, pag lumaki. Ang dami ko na ano, ang dami pa oh. Yan. Masyado makapal. Ano mo yung ano pag yung binungkal ko oh. Kasi dinapakan ko. Okay pa naman yun. Yan. Sumakit ang ano ko. Ang binte. Sa kakaupo. Lami ano ka, may upuan ka. Ayan, doon yung upuan ko, tamad ako ano. Tamad ako ito. Ganyan-ganyan lang tayo para lang tayo naglalaro. Ayan, laro-laro lang tayo. Ayan, laro-laro. Konting laro, may anihin tayo. Ito maganda ito. Ayan. Mamaya-maya ito naman nandito. Ano yun natin? Ito. Yung mga nandito. Lilipat natin. Pinangakuan ko pa naman yung kapibahay, bibigyan ko siya para umaubos niya yata. Pero bibigyan ko rin siya. Baka yung mga nandito, bibigyan ko sa kanya. At least pare-parehas maghihinabang. Pero pag naman mga ito, bibigyan ko naman siya. Ayan, sobra. Konti lang yung space ko dito. Ito ganito. Ito lang. Wala akong maraming space na pagtataniman. Mabuti nga, pinapayagan kami dito. Naka-apartment lang kami. Pero dahil mabayag yung landlord namin ngayon, kaya okay lang. Ito naputol oh. Pero hindi na mabubuhay ito. Pero try natin. Alay nyo. Sasurvive. So, ay, sakin na pa ako. Yung binti ko, yung legs ko dito. Ayan. Ganyan po. Ay, naku, ang daming kulang. Marami pa tayong kulang. Ito guys, ito. Itatanim natin dito sa kapibahay natin. Ito, binigay ko sa kanila yung ano dito pagtataniman. No? So, itatransplant natin. Dito na naipagita sa inyo kanina. Ayan, nagukay na ako. Okay siya. Ayan, nagukay na ako dyan. Ito naka-raincoat ako, umuulan kasi. Ayan. Ito ilalagay ko lang dito, ayan. Tatapat ko lang ganyan sa mga butas, sa mga hukay. Ayan, nag-hukay ako dyan. Tapos itatabunan ko lang yung ugat. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan, ang bilis ko magtanim, oh. Binabalabag ko pa ako. Okay, ganyan lang po magtanim. Ganyan lang. Napakaano nang ampalaya. Hindi mahirap pa i-transplant. Kasi matigas ang ano nito. Ang stem niya.
Hindi ka mukha ng mga ibang ano. Yung lettuce medyo malambot kasi eh. Ito matigas. Ayan, ganyan. Ayan, ito na napapakita. Ayan. Ayan, sakto-sakto. Yung mga binigay natin ano. Ayan, magtatanim pa tayo sa sulok doon. Alright. Ganyan po, tapos itatanim na natin. Ito yung mga tanim niya. So, hindi pa nila tayo nailililipat. Tapos ito, katabo na lang natin. Ayan. Ayan. Ayan ang problema yung camera natin kasi natin yung tagahawa. Ayan, ayan. Sa isang kamay natin katabo na. Pwede naman. Kasi nakaready na yung hito. Ipitipitin mo lang ang ganito. Ito. Mahirap magtrabaho pag nakaupo ka. Oh. Alam niya, pag, lalo na pag nakakaedad na tayo, kailangan may upuan ka. May upuan ako doon. Problema, isang ano pa, nagmamadali. Lalo na ngayon, umuulan yan. Oh. Makulimlim, umuulan, yung umaambon, ganun. Hindi naman talaga yung malakas na malakas. Ito pala, may upuan dito. Ayun lang, mabasa. Ayun na lang. Upuan. Ito po, tamang-tama ngayon. Sana wag na lang ako kain ng mga squirrel mamaya. Yan o, magkamay na tayo. Magugas naman tayo mamaya. Yan, dito tayo. Dito, pinapakita ko sa inyo kung paano tayo magtanim ng ampalaya. Ampalaya. Ngayon, naubusan tayo ng ano, mga seedlings. Magpupunla ulit tayo. Baka meron pa tayong konting ano doon. Makahabol pa yon. Ito, makahabol pa to hanggang ano, hanggang summer. At least hindi nabibili itong kapibahay ko. Tuwan-tuwa na sa atin. Maging very proud sila sa atin. So, gusto natin lahat magkikinabang. Huwag tayong mga maging madamot. Maging madamot tayo pag ang tao ay naabuso tayo. Kagaya nga, meron pumunta dito. So, nakita niya, nagtatanim ako. Hindi man ako tinutulungan. Tapos, nung lumalaki na, nagtatawag siya ng mga kakilala niya. Eh, kung gusto niyo ng ano, tagos ng ampalaya. Kung gusto niyo ng ano, magluto kayo ng munggo, kuha kayo doon. Pinagsabihan ko siya. Eh, sabi ko, huwag mong ginagawa yun. Sabi ko, ang hirap magtanim, ang hirap magalaga ng halaman. Kung gusto mo, magtanim ka. Pamigay mo, sabi ko, namimigay ako pero ayoko yung naabuso. Sabi ko. Oh, tapos siguro na medyo nahiyan na siya. Tapos meron pa dito kapibahay namin. May bunga na ba yung ampalaya? Pwede ba kumingin ng talbos? Kumuha ng talbos? Ay naku. Yan, pag minsan kahit hindi ka madamot, nagiging madamot ka pala. Sa totoo lang. Oo. Nakikita nila na hindi biro-biro. Ako, sa totoo lang, habi ko lang ito nagtatanim. Pero pag nakita ko na nag-abos sila, yan. Hindi ko gusto yun. Gusto ko akong magkukusan ng binigay. Hindi ako yung ano. Yung pinangungunahan. Anong pungugali natin? Kasi kung madamabait ako, pero wag ayaw ko yung inaabuso. Ayan. Yun po, yun ang alam ko natin. Alright, ito. Meron pang isa, oh. Yan ang dalawa pa tayo ng ukay doon. Medyo napagod ako kasi nakaupo ako. Okay, sandali lang. Well guys, tapos na yung itanim natin. Oh. I-update ko kayo dito pag malaki na, araw-araw. Pag lumalaki, makikita nyo. Pag pagkatanim, parang magic. Parang tao din yan, inaalagaan. Pag nakita nyo natutuyo. Inaalagaan ng tubig. Or pinapatubigan. Or ano ba yan? Yan, kailangan ay ayaw nyo, huwag nyo nga yan matutuyo. Tapos kailangan kinakausap nyo rin ng mga halaman para din tao yan. Para bibigyan kayo ng maraming bunga. Tapos pakanta-kanta kung pwede. Yan po ang technique sa pagtatanim ng mga halaman. Ayun siya o. Oh. Tingnan nyo bakante yung lupa na to. Dapat sa akin ito. Ibinigay ko sa kanila, sabi ko sa inyo. Kasi wala na akong time. Eh, okay lang kung wala akong ginagawang iba. So yan. So balikan natin yung nandun. Ayan, nandun yung mga laman ko. Yung kain tayo pa mga gusto humingi ng ampalaya.
Sabi ko, tatin na lang ako ulit. Tatin na lang ako ulit sa kanila. Papakita ko ano para mabigyan ko sila. Wala, kala ko kasi marami na ito eh. Sobra-sobra na eh. So, hindi ka pala. Yan yung masyadong makapal na ililipat natin yung mga iba. Pag-iwahiwala yan natin. Okay, ito na yung mga natanong pong palaya. Pero parang ano. Siguro alisin ko yung nga nasa gitna para mapuno na ito. Masyadong makapal. Okay. Ito, ang dami pong bakante dito. Yan, ano yun pa. Mayroon pong bakante dito. Ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang sa gitna. Magtatinan pa pala kung ano. Ano itong sito na yun. Okay. So, baka dito ko na itatanim yung pil sa gilid. 12 pieces yun. Okay, thank you po sa inyong panonood. Update ko kayo uli. Sana may natutunan naman kayo kung paano tayo magtanim ng ampalaya. Yun po, huwag kalimutang subscribe, like and share tayo. Tsaka comment down below kung meron kayong gustong tanong tungkol sa pagtatanim ng ampalaya natin. Tapos huwag kalimutang click yung bell button. Okay, yung bell button. Yung click nyo, click, sabi niya. Para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Ano lang po kasimple. Alright guys. Thank you so much. God bless us all. Ingat tayo lahat. Love you. Bye bye bye. Mega love shout out sa inyo lahat ulit. Ito lahat ng mga supporters. Mega love shout out sa inyo dyan. Hindi ko na kayo maisa-isahan. Masak na lahat-lahat kayo. We love you. Take care. Bye.